Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito na naman po tayo para po sa isa na namang pampaswerte. Ang pampaswerte pong ito ay magiging tuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa inyong tahanan basta po ito ay gawin nyo palagi. Palagi po itong gagawin kahit isang beses sa isang buwan nyo lamang po itong papalitan ang ating ritual na ito. Kung kayo po ay may buong tiwala sa gagawin at check naman ang kayo may magtatagumpay o kayo ay may tiwala, may dedikasyon sa samahan ng dasal at sa samahan ng tiyaga at pagsisikap, tiyak ang inyong magiging tagumpay. Ngunit kung kayo naman po ay walang mga tiwala sa mga pampaswerte, sa mga ritual na pampaswerte, walang tiwala sa ganito, so better po na wag na lang po natin gawin at i-skip na lang po natin ang ating video at maghanap na lang po tayo ng mga video na yung gustong-gusto nating panoorin. Dahil ang mga ganito ay para po lamang sa mga naniniwala sa pampaswerte. Okay po, narito po ang ating kailangan. Kailangan natin ng clear na garapon at bigas. Yan po. At syempre, kailangan natin ng mga barya, kahit iba-ibang barya, piso, 5 piso, 10 piso, yun po. Una po, kuhanin natin ang garapon. Maglagay tayo ng ganito kadaming bigas. Isang layer muna ng bigas, yan, ganyan. Pagkatapos ay ilagay natin ang mga barya dito sa taas ng ating bigas. Halimbawa, ganyan. Iatin pong iano ang ating mga barya habang, yan. Yan po ah. At ilagay ang ating mga barya dito. Yan. Pagkatapos po, pag nailagay na ang mga barya, ay maglagay tayo ulit ng bigas. So, lagyan po natin ulit ang bigas hanggang dito naman ng bigas. Pagkatapos po, ay lagyan po ulit natin ng barya, bigas ulit, tapos barya ulit. Pagkatapos, pag napuno na po natin ito, ay magtusok po tayo ng 3 pirasong dahon ng laurel. 3 pirasong dahon ng laurel ang ating itutusok sa taas at 1 pirasong bawang. Ang bawang ay kilalang panguntra sa anumang negatibong enerhiya at mga kamalasan. At huwag din po ninyong kalimutang magbudbud ng 1 kurot ng asin upang panlaban sa anumang, halimbawa may gustong kumontra sa iyo or may mga naiinggit sa iyo na ayaw niya na maging tuloy-tuloy ang pagpasok ng swerte sa iyong buhay, kukontrahin niya, mabisa po ang paglalagay po ng 1 kurot na asin. Ngayon po, pag nalagyan na ninyo ito ng asin at nakumplito na ninyo ito, saan po ito maaring nating ilagay? Maari po natin itong ilagay sa ating front door, sa likod po ng front door. Or, kung ikaw ay may negosyo, pwede mo itong ilagay doon sa lamesa katabi ng kung saan yung lamesa na ginagamit mo sa iyong negosyo. Pwede po natin itong gagawin, ilagay. Kung kayo ay may tindahan, ilagay po ninyo ito katabi po ng cash register or sa kilagayan ng kita. Sa trabaho mo naman, kung ikaw ay nasa office, itatabi po ninyo ito paglagay sa inyong computer table. Kung saan po nakalagay ang inyong computer, ilalagay nyo po ito doon. Kung kayo na, kahit sa bahay po, ay maaari po natin itong ilagay sa ating center table, maaaring sa ilalim ng ating tulugan, maaaring sa altar, or sa inyong front door. Gagawin po ito ng Martes or Biyernes, alas 6 ng umaga hanggang alas 8 po lamang ng umaga. Basta po Martes at Biyernes. Papalitan po ito pagkalipas ng 30 days. Pagkalipas po ng 30 days, saan po ito maaring ilagay? Ang mga barya ay maaari po nating ulit gamitin. Ang mga barya ay maaari po nating ulit gamitin dito. At ang bigas naman po ay maaari nating ibaon sa lupa. Ibaon po natin ang bigas sa lupa at ang barya ay maaari po natin ulit gamitin sa panibago na naman nating lucky charm. Itong lucky charm na ito
ay mabisa. Kahit noon pa pong lucky charm na ito, noon pa man ay ginagamit na po ito ng mga ating mga kaninununuan ang ganitong klaseng lucky charm dahil sa paniniwala nila na ito ay magbibigay sa kanila ng kasaganahan. Nasa atin po kung tayo ay maniwala, kung tayo po ay walang tiwala dito, wag na lang po natin gagawin. Ngunit kung tayo po ay may tiwala, ay gagawin po natin. Walang masama kung tayo ay maniwala at kung ito ay magkapagbibigay sa atin ng kasaganahan at maayos na pamumuhay. Basta lagi, tulad ng sinasabi po natin palagi, maniwala, magdasal, magsikap, at magtagumpay. Yun po lamang, sana po ay makatulong po ito para kahit papaano ay maibsan o makakaranas tayo ng hindi tayo nagigipit sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po at magandang gabi.